parang nararamdaman ko yun eh. Gusto ko nang padala sa ospital at mahiningog kapag nalang. Pero ako nagpapasalamat sa Diyos, yung daddy. Yun? Ginagamit sa akin. Yung buka ko namin. Kahit na madaling araw, talagang pinag-pray niya ako. Eh, yun lang, isa pa. Siyempre, may hindi ako na-hospital. Ayun! Sa Diyos ang kapalihan. Kaya sabi ko nga eh. Si Dr. Esti pala. Hindi pala ako, araw-araw, papanalangin mo. Hindi katiting wala sa atin. Siyempre, may kahapon eh, talaga naman napakabuan pa. Tapos nanilikip pa yung dibdib. Parang himas ako ng himas. Ganun ako ng ganito. Pero hindi ko dinadaing sa daddy rin, dinadaing ko na hita ko, yun ang pero. Minsan may gusto akong sabihin, gusto kong mitingin yung mga anak ko, kayo, na ano man, kasi ayoko na mangyari sa atin bigla, yung sumunod sa amang, walang kaabog-abog, na, yung bang, pero hindi ko naman iniisip na gano'n. Pero bilang tao, ma-espray yung sabihin ko yung mga dapat kong sabihin. Ano yung gano'n, gano'n eh. Kangino ko pa mama ni Kutas ko. Akin! Yung ball, akin yun. Hindi. Gano'n, yung mga bagay na alam ko yung realidad ng buhay, yun yung mangyayari. Na sabi ko nga, ano mang oras eh, pag gusto kong kunin ng Panginoon, pwede kang kunin. Ang sa akin lang, siguro thankful ako na hanggaan dito ako sa mundo ito. Tulad na sabi ko sa daddy, eh, pagpasalamat natin. Ano may nangyayari, pasubok o ano, magalak tayo. At kaya siguro pinahintulot doon yun sa akin, tulad na sabi ko nga noon eh. Pero ayun, tapos na, pangalan ni Jesus. Yung sabi ko, yung pinakamasakit ng pagsubok, yung mamatayang ka, panusugan. Nangyari ngayon sa akin yun eh. Kapatid. Pero sa kabila noon, andun pa rin itiwala ako sa Panginoon. Andun yung pananampalataw. Kasi kung titingnan ko nga, sabi ko, baka sa iba to eh, nagungungoy-ngoy, yung nakakaula sa isang tabi, malungkot, mag-iiya. Eh ang masarap lang, binigyan ako ng kapayapaan ng Diyos. O ano man yung mangyari. Siyempre bilang tao, may takot ako. O baka bigla nila ako mamatay, ganoon, ganyan eh. Pero sa pangalan ni Jesus, eh, basta ang Diyos pa rin ang nakakaalam ng buhay ko. Sa Kanya ko pinagkakatiwala ang lahat na yun. Eh, yung thankful ako, siyempre kayo eh, nagiging matatag. At ako naman eh, pinatatatag ng Diyos sa buhay ko. Sa kabila ng ganyan niya. Misan, parang, Panginoon, ba't ganoon, ganyan eh. Hindi, any question, wala akong sinabi, kundi ang naging kawa na sa isipan ko, bakit ka ako, hindi ko maarok, hindi ko maisip, yung sagot, sa gusto kong sagot. Parang na-share ko sa day group nung nakaraan na yung gusto ko, hindi pinahintulot ng Panginoon. Pero parang yung sinabi rin nun, napakinggan ko na, ang Diyos na laging may himala eh. Ang himala ng Panginoon sa atin, nagkakaisa tayo, sa kabila niyan, payapa tayo, lalo ako. Parang iyon, kasi kung isipin ko sa sarili ko eh, baka yung maging katulad ni kumari ko na talaga nagmumukmuk ng husto, nagkakasakit-sakit, ganyan-ganyan. Eh siguro isang pagpapasalamat ko sa Diyos. At yung pinakabuuan, sabi ko nga sa daddy, ano man yung mangyari, tuloy na maglingkod tayo sa Panginoon. At baka ito, test lang din ng kaaway sa Kanya, hinahadlangan sa Kanya yung mga gawain niya na huwag ipokus. Huwag akong ipokus, huwag ninyo akong pokosan. Humakbang kayo para sa paglilingkod sa Diyos. Huwag ninyo ipokus sa akin yung buhay ninyo na sabihin eh, ako lagi ninyo titingnan, ako'y gaganoon. Parang gumagawa din ng demonyo sa bagay na yun. Na sige nga, tingnan ko lang mga ere kung makapaglingkod sa kabila ng ako'y ganili sitwasyon ko. Eh, na sinabi ko sa daddy, sabi ko sa daddy, sige, kung gusto maglingkod sa bilang ko, ano li, focus mo doon. Kung saan ka gagamitin tayo ng Panginoon, gamitin tayo hanggang tayo nabubuhay, hanggang malakas, gamitin tayo ng Lord. Kasi kahit naman ano gawin mo, pag balibalik ka rin man ni mundo eh. Hindi ka naman, ang Panginoon ay lagi nandiriyan. Eh, sino ba pupunta natin, demonyo? Kung sakali may nangyayaring ganyan, hindi. Tuloy lang natin ang buhay. At minsan, pagkapaisip sa akin ng demonyo na yung, alam mo naman, yung kamatayan, ganoon. Siyempre, nalulungkot ako pero nilalabanan ko yun. Kailan naman tayo magagawa. Basta mahalaga, tinanggap mo yung Panginoon sa Kristo bilang siya sarili kong tagapagligtas. At lahat naman tayo mag-iwahiwalay sa mundo ito.
Tama.